Lalong lumutang ang angulong inggit bilang motibo sa pagpatay sa Pinay domestic worker sa Saudi Arabia. Ang amo naman ng Pinay gustong pumunta ng Pilipinas para tulungan ang pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Inggit. Yan daw ang punot dulo ng karumal-dumal na pananaksak sa Pinay domestic helper na si Marjorie Garcia sa Saudi Arabia. Nitong huling linggo ng Setyembre, natagpo ang wala ng buhay ang OFW. Ang suspect, ang katrabaho niyang Kenyan national. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, base sa natanggap niyang report, binigyan daw ng kasama si Garcia ng kanyang employer para mas maging magaan ang trabaho. Yun nga lang. Nagkaroon ng unting inggitan, so nagkakaroon ng problema. So pinaghiwalay pa sila ng kwarto nung kanyang employer, and then finally pina-terminate na lang yung isa. So ang binalita lang sa akin, bumalik daw ng isang gabi, tulog lahat, pinutol yung kable ng CCTV and proceeded with the gory crime. Agad namang nadakip ang suspect at nasa kustudiya na ng Saudi Police. Minamadali na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang repatriation o pagpapauwi sa labi ni Garcia. Target maiuwi ang kanyang labi sa loob ng 2 linggo. Gusto namin kasing pag-uwi ni Marjorie, bigyan siya talaga ng tunay na hero's welcome. Her life was sacrificed for the sake of her family, and ito ay isang dedicated na worker na who met a very tragic fate. Inaayos pa sa ngayon ang death certificate ng biktima. Pag may death certificate po, pwede na natin pong i-report yung death na yan sa konsulado o sa embahada para maiuwi na rin po kaagad-agad. No issue naman po when it comes to the bayaran at yung documentation. Tubong Pangasinan si Garcia at taong 2021 nang lumipad pa Saudi. Ang kanyang ina hindi na raw alam kung paano hahatakin ang araw upang makitang muli ang anak kahit wala na itong buhay. So, mabait po, tsaka mapagbigay po sa mga kapatid niyo. Anak ko po yun, hindi madamot sa mga kapatid niya. Plano naman daw ng employer ni Garcia na pumunta sa Pilipinas para personal na maghatid ng tulong sa naulilang pamilya. Nakikipag-ugnayan na rin sa OWA ang foreign at local agencies ni Garcia para sa ibibigay na tulong pinansyal. Magbibigay rin daw sila ng pangkabuhayan at pag-aaralin ang 2 anak. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.